Ngayong gabi, buenas noches. Metro General Santos, magandang gabi. Mafia Magabi Sock Sergeant, Krinyo Alagad Brigada, Attorney Kansadyang Mapagmahal, SM. Sana all. Change oil. Balyeke. Bayad ni gabi mga kabrigada, ako si Kabrigadang Erin Dekasyon, makauban ni ninyo. Kada gabi idiri sa programang Mukalampag, samahen sa gobyerno ang pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mahingtundan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di po niyan! Sa atong mga kabrigada, adlaw karon sa Webes, August 12, 2021. Managlahi nga mga isyu nga ato hisgutan may kalabutan sa inyong komunidad. Bisan pa man personal nga isyu o pribadong individual nga gusto niyong ireklamo o problema, nga po't niyo mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga adunay problema o gibinuangan silang partner, di pwede yan, hisgutan nato na diri sa ato ang programa. O kung aduna po mo'y mga legal nga pangutana, ipadala yung mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o i-message official nga Facebook page sa di pwede yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada. Una, unsa ba ang angay buhaton anama construction worker nga sigig panaghoy sa mga babae? Toink. Kasulay gyud ko ana. Agoy. Nakapantalon man unta ko. Mm-hmm. Bastos manggod sa mua nga mga babae. Oy, kanuhan pagutana gikan sa atong sender kani. Bulilyaso ni. Nagkatkat ko og kapayas kay sahog kini sa akong lutoon. Aha, basig tinulang manok siguro. Ayan. Tungna ako sa taas, nakit-an ako akong silingan nga naligo. Tong nyong nyong nyong. Wing, wing, wing. Na lang ko, kipatawag na dahil ko sa barangay kay nang li-li daw ko. Agoy. Patay. Unsa akong angay buhaton. Tanginin niyo niya ha. Ang tubag sa mga pangutana. Nasa unahing parte sa atong programa at tangi mga kabrigada. Alang sa atong unang issue, viral sa social media. Ang pamahayag sa usa ka doktor sa gipahigayong interview kaniya sa usa ka broadcasting company sa Maynila. Gila ang nga maong doktor nga si Dr. Romeo Quijano sa UP Manila Toxicology and Pharmacology Department. Mm-hmm. Gipangutan na kini kung nagpapakuna na siya. Kini ang iyang gitubag. Ato kini basahon. Mirao? Aha. Hinding-hindi ako magpapabakuna dahil mas delikado ang bakuna kaysa sa virus mismo. Sa aking pagsusuri, sa aking pag-aaral, matagal ko nang pinag-aaralan itong mga bakuna na ito na mas delikado iyang mga bakuna na pinapalaganap ngayon kaysa sa virus mismo. Agoy. Kaya nga mapanganib kung ang mga kabataan ay babakunahan din. Hindi bali kami mga matatanda dahil malapit na kami sa finish line. Masking madisgrasya kami, hindi na masyadong nakakalungkot. Mo na pamahayag ni Dr. Romeo Quijano. Pamulabog. Pamulabog. may kanabutan ini, nagpagawas ng written statement ang DOH Central Office. Ato kinimbasaw. Kani, the DOH condemns health professionals who have been spreading false information regarding life-saving interventions such as COVID-19 vaccines. It is especially irresponsible as the country continues to face the threat of the more infectious Delta variant. There is a growing number of real-world evidence globally which have consistently shown that COVID-19 vaccine have led to significant reduction in hospitalizations and deaths among vaccinated individuals. Moreover, despite increase in COVID-19 cases in the countries, the same rate of increase is not seen in hospitalization and deaths. It is likewise irresponsible for media outlets
to allow such professionals to use their platforms to spread baseless information that stand to harm Filipinos, especially those who are in the process of deciding to get vaccinated. Maging maingat at responsable po tayo sa pagpapalaganap ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ayun. At sa'yo maingon, Ani? May counter. Actually, kanisya nga maungas statement ni Dr. Quijano, delikado ni, kumika lagi kay Ninim Panahuna, daghan pagyapon ang nagaduda. May kalabutan ng bakuna ba itong COVID-19, ang uban medyo nakumbinsi na, pero kung paranglitan makita ng susama ng mga statement, masigmang usap na po nilang pangunahuna, imbes nga padung na unta sila sa pagpabakuna. Ang pangutana gani karon Atty. Nika, no, na kanidiing sa medical society or association, di man judi sila nagkaisa, which is very kanang delikado bitaw, Atty. Nika, na karong panahuna na ron, no, na nag-decide ang mga Pinoy kung magpabakuna ba sila or dili, ang ilang opinion manggod ang ginasandigan, Atty. Nika. Kaya sila ang ginaila bitaw as expert. Man karon na imugawas na inani, so sa intawon, itong mga nahanlok, kung imbis hapit na makadecide, nahanlok na hon. Sa bagay, no? Ang atong ginabasihan manggod, ang gatong pamahayag, sa DOH, World Health Organization, sa FDA, yan, sa World Health Organization, muna itong mga authorities may kalabutan ng panglawas. Therefore, kung hisgutan ng kredibilidad, kinigyod ng mga institutions, may labing tuuhan na to, may kalabutan sa isyo sa bakuna ba itong COVID-19. Ganik, no? In support of that, Atty. Ka, no? Daghag mga katunggi pagawas bitaw ang World Health Organization na katong mga foreign countries bitaw na nanay Delta variant. Ang daghan jud sa natakdan aning Delta na ni Atty. Nikan is katong wala pa nakapabakuna. Okay. Og diri pod sa Pilipinas, tong mga kaso bitaw na naay katong dili pa Delta variant, mas daghan bitaw tong na hospital or okay, katong mag-iingon na to na sa ICU tungod kay wala pa nakapabakuna. Yan. So it means, no, mga kabrigada, katong numbers na gipresent sa World Health og DOH, mo tong proof, no, na nagaawhag sa atoa na i-avail ang free vaccination sa atong gobyerno. Og katong nga mao nga doktor, siyempre incumbent upon him na mupagawas sa mga ebidensya ang ano nakaingon siya nga inato ang mga bakuna ba to COVID-19. Ngumikang kay di man pwede nga inato lang statement lang, no, dili niya masubstantiate ngano nakaingon siya nga delikado pa ng nitan akin mga bakuna ba to COVID-19. At kung tinood man at Ternica, no, na naadyod siya study, tama to ingon mo, ipagawas niya. No? Kanang basis jud ba? Pero kung atong tutuusin, Atty. Kan, long, kanang long discussion bitaw ni, kanang pag-study po ani, no, pag-evaluate ani, Atty. Kan, no, ugsama tong sa mga ubang vaccine na napagawas na before aning COVID-19, nga wala may naunsa. Di ba? Kung ginaingon nato, mas delikado ang vaccine kaysa sa virus, di ba? Ug kinanglan, karibitong careful, no, ang mga doktor, susama ni Dr. Quijano, sa pagpagawas sa mga statements, ilabi na lagi kay adaghanan pa ang wa pagintaw makumbinse ani ning pagpapakuna ba to COVID-19 nga labing gikinanglan gumikan kay mo gawas nga wa gilaing solusyon kun dili kaning pagpapakuna gid ba to COVID-19. Mo gani nagapaningkamot atong gobyerno Atty. Nikan na ilibre ni maka-achieve tag herd immunity para bitaw ka ng next, no, next year hopefully Atty. Nikan mabak to normal na ta. Og kaning pagpaningkamot na to, collective effort ni mga kabrigada mo, na ginarimain bitaw na to, itong mga kabrigada na dili basta-basta mo to bitaw, kana sa nabasa nila sa social media, at Atty. Nikan, kaya ng pagpaghadlok, mahimodog zombie, inana ng mga statement, no? Mga kabrigada, kay kaning vaksino na ginapromote sa ato ang gobyerno, for sure, proven and tested na ni dili lang din sa Pilipinas, kundi sa ubang nasod po. Samtang adunay pipila ka mga individual ang nagapamili o brand sa bakuna. Ang uban, wala ginasunod ang schedule sa ilang vaccination kung dili available ang brand nga ilang gusto. Sa dihang. Talala. Atong paminaw ng komento sa mga residente may kalabutan sa COVID-19 vaccine. Yung Janssen na vaccine kasi ano, para isang dose na lang siya, hindi na magsigil pabalik-balik pa ng magpa-vaccine. Ah, kayo ba? Nag-iisong kusog-kusog o tama ang kusog-kusog. Kung ako'y papiliyon, kuhan ka itong Johnson & Johnson ng US. Kay one shot lang, pandos. Kay ang uban ng good, parang talagang balita nga buwan ba? Anong may side effect? Johnson & Johnson? Oo. Okay, one dose is isa, wala pa ko nadungog.
sa pagturo ka ng anay side effect sa itong lawas. Sa inabak mong God, ragdagan na ko'y nadungog na yung mga kung sa talasan, di daw pwede turo ka ng anay high blood. Na-issue. Mga ragmapayawan po ko na. Mas gusto ako ng chunsan kay wala ko'y nadungog. Wala na ako, diha, paturok ko. Karang vaksin. Pero tonson lang. Katulagi, no? Na yung mga preference sa atong mga kabrigada at chinikan. Ikaw, naka-Janssen ka, di ba? Ako one shot lang. Human ako. Sinovac ko. Ganina ako ang final shot, no? Sa Sinovac. Pero atong pangunta, no? Nung ano man, eh, no? Nga mapamili, Jun. Atong mga kabrigada, unsang maingon, no? Sa ato ang DOH, kalabutan ni Ani. Samtang, ana sa linya ang Health Educational and Promotion Officer sa DOH 12 alang sa katubagan sa nasangpit ng mga isyu. Maayong gabi kanimo, Sir Arjon Gangoso. Good evening po and good evening din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon. Unahin natin, Sir Arjon, yung naging pahayag ng isang doktor, Dr. Quijano, doon sa Maynila, patungkol sa kanyang mga nabanggit na hindi magandang epekto ng bakuna laban sa COVID-19 kapag naiturok sa isang tao, lalo-lalo na sa mga bata raw. Anong ating masasabi tungkol rito? So, with regards to the circulating video featuring Dr. Romeo Quijano alleging that COVID-19 vaccines are unsafe, nagpalabas po ng Department of Health ng press statement, no? August 12th regarding this. So, babasahin ko po yung ating press statement for this. Apa. The DOH condemns health professionals who have been spreading false information regarding life-saving interventions such as COVID-19 vaccines. It is especially irresponsible as the country continues to face the threat of the more infectious Delta variant. There is a growing number of real-world evidence globally which have consistently shown that COVID-19 vaccines have led to significant reduction in hospitalization and death among vaccinated individuals. Moreover, despite increasing in COVID-19 cases in these countries, the same rate of increase is not seen in hospitalization and death. Mm-hmm. So it is likewise irresponsible for media outlets to allow such professionals to use their platform to spread baseless information that stands to harm Filipinos, especially those who are in the process of deciding to get vaccinated. Maging maingat at responsable po tayo sa pagpapalaganap ng impormasyon sa ating mga kababayan. So ito po yung press statement na pinalabas po ng Department of Health kanina laban po sa circulating video ni Dr. Romeo Quijano. Apo, do you think, sir, with that statement, medyo na-counter yung harmful or prejudicial effect ng mga naging pahayag ni Dr. Quijano? So with this, na, you know, at least ito isa sa mga activities or yung interventions na ginagawa po natin na to stop and to counter this misinformation na kumakalat sa ating mga social media. So, isa sa mga ini-encourage din po natin is to amplify itong press statement na pinalabas ng Department of Health para malaman po natin regarding the misinformation po yung kumakalat na video featuring Dr. Romeo Quijano. No? Kaya we encourage everyone to read and also to spread this press statement na pinalabas po ng Department of Health. Mm-hmm. Pushing further, sir, wala bang plano ang DOH Central sanction Office na halimbawa mag-move para magkaroon ng sanksyon laban dito kay Dr. Quijano given this irresponsible statement mula sa kanya? So is that as of this moment, wala pa akong hawak po, no? But if ever there are updates regarding this natin, I will keep posted na lang po sa Facebook page ng Department of Health and other news and official na mga website po. Talagang panira itong naturang tao, ah.
Imbis na yung momentum, talaga marami na tayo nakukumbinse na magpapakuna laban sa COVID-19, biglang nagkaroon ng statement. Kaya medyo yung iba siguro, imbis na kumbinse na natin natapo, na magpapakuna na laban sa COVID-19 finally, baka nagbago ng isip kung sakali. Apa? Yes po. Kaya nga, isa po talaga sa ating yung ginagawa po ngayon sa tulong ng ating mga media din is ang pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Some might be using our social media to spread fake news, but our healthcare workers and also yung mga volunteers and stakeholders sa ating community ay gumagawa din po ng paraan to counter this and to spread yung tamang information laban sa ating COVID-19 vaccination. Kung pag-uusapan itong COVID-19 vaccine sa Sargangoso, magmula sa anong sources, anong mga opisina o ahensya ng gobyerno ang dapat paniwalaan at bigyan ng atensyon ng ating mga kababayan? Yes, sir. So, to verify our information, let us follow the official na mga Facebook page ng ating Department of Health. Okay. So, ang official Facebook page ng Department of Health natin is Department of Health, close open parenthesis, Philippines. Also, we encourage everyone to like and follow and share our official DOH regional Facebook page. Mm-hmm. It's DOH Center for Health Development, Pok Sargon Region. Mm-hmm. And also, mga posted information natin sa ating mga Philippine Information Agency or yung mga PIA natin na mga Facebook pages. All right. Mm-hmm. And other na mga official na mga government agencies natin and LGU official Facebook page natin. Okay. Yung FDA, sir, di ho ba dapat kasama yon sa kanilang maging source nung ang mga impormasyon patungkol sa COVID? Bakuna laban sa COVID, apa? Yes po. Ang ating mga government agencies na mga official Facebook page. Mm-hmm. Pati rin sa WHO, WHO, no? WHO, yes. The World Health talaga. Organization, yes, apa? Yes po, to verify the information. Isa po talaga ito sa in-encourage natin is think before we click. So verify first the source, no? Baka po kasi misleading ang mga caption or baka fake ang or satire yung website. Kaya always verify first before click or pag-spread or pag-share ng mga comments. With things going, no, Sir Arjun, ngayon ba sa mega vaccination na ginagawa sa iba't ibang parte ng rehiyon, no, nagkakaroon pa rin ba ng yung hirap, no, yung ating mga medical workers na encourage or konti lang ba ang bilang na nagpapabakuna pa rin as of this moment? Okay, so with regards to our COVID-19 vaccination natin, no, so as of August 12, 2021, 6 p.m. for Pok Sargon Region, we have a total dose administered of 575,223 doses administered. The breakdown for this is 263,387 yung first dose, while 311,836 naman yung ating mga fully vaccinated natin. So kung pag-uusapan, sir, yung buong populasyon ng Pilipinas, nasa ilang porsyento lang yan, sir? Kung sakali. So kung makita po natin, no, even yung ating datos sa Region 12, makita natin na less than 50% pa lang po tayo sa ating total target population. Kaya nga po, no, isa sa mga ini-encourage po talaga natin ay pumunta sa ating scheduled vaccination and also magpalista po sa ating mga barangay health station para alamin or malaman yung schedule ng vaccination po natin. Anong problema, sir? Yung supply ng bakuna o yung mga individual na hindi pa naka-decide na magpapakuna laban sa COVID-19?
So with regards to the supply of our vaccines, kumakita po na, ay kumapansin po natin, no? Unlike the previous months natin, like March or April natin, is that medyo limited tayo yung number of vaccines na dumadating sa atin or allocated. But as time goes by, nakikita natin every week or every 2 weeks, may dumadating po na allocation for our vaccine. So isa din po sa ginagawa din po kasi natin para malaman yung allocation ng vaccines natin is that we are basing it sa ating master list, no? Kaya nga isa din po sa ini-encourage talaga natin is magpalista muna sa respective na mga barangay health stations natin or respective na mga flow of master listing natin and follow the instructions ng ating mga healthcare workers. Sir Gangoso, tuloy-tuloy na ba yung promise ni Secretary Galvez na yung Jensen halimbawa maging priority sa supply ng bakuna? Kasi talagang itong Jensen ang hub kung pag-uusapan itong Sox Sergeant, lalong-lalo na. At napabilang ang Jensen doon sa 41 areas declared by DOH under the highest COVID-19 alert. Opo. So with this natin, no, kung mapansin din talaga natin that yung allocation ng vaccine natin is much more higher compared to the previous month. And also for the information of everyone, for the whole region, ay General Santos City pa lamang po ang nakastart ng vaccination for our category A4, no, unlike other provinces. So that is why isa talaga sa ini-encourage natin, no, to support our COVID-19 vaccination and magpalista po tayo sa ating barangay health station for the master list. Kasi again po, ang master list, isa po ito sa basis for our allocation na binibigay po ng ating National Vaccine Operation Center. Gano'ng katotoo, Sir Gangoso, na yung mga nakapagparehistro para magpabakuna laban sa COVID, kapag nalaman daw nila na hindi yung gusto nilang bakuna ang brand ng bakuna o nakatakdang ibakuna sa kanila, eh umaayaw at hindi sinisipot yung kanilang schedule supposedly. Apa? So with regard to that, may mga reported incidents po tayo niyan, no, na kung saan nagpalista po pero nung nalaman na yung available brand of vaccines ay hindi tuputuloy or nagsiskip na lang muna while waiting for other brands of vaccines. So isa sa mga gusto nating ipaalam sa ating mga listeners ngayon is that lahat po ng bakuna na galing po sa ating gobyerno laban sa COVID-19 ay dumadaan po talaga ito sa ating mga expert groups, no? Bago ibigyan po ng ating EUA. So chinecheck po talaga nito ang lahat ng bakuna, chinecheck yung safety and effectiveness and the benefit outweighs the risk. Lahat po ito chinecheck. Kaya isa sa mga panawagan talaga natin is that let us be vaccinated and accept our COVID-19 vaccination kung ano po yung available brand of vaccines na meron po tayo at this moment. Kasi with this COVID-19 vaccine, it helps us, no, laban sa mga komplikasyon na dulot ng sakit na COVID-19 katulad ng COVID-19 related death. Yung nag-refuse po na magpapakuna pagkatapos na sila ay pre-registered na, o pwede pa pa sila magpapakuna later on gamit yung kanilang gustong bakuna? So with that natin, no, our respective LGU ay gumagawa ng mga process flow for that, especially doon sa mga hindi nakapunta during their schedule because some might be in their quarantine or isolation, no, and others are may mga different factors natin. But isa sa mga sinasabi po natin dito is that they should coordinate with their respective barangay health station para ma-reschedule po, no? And also isa talaga sa sinasabi natin na dapat coordination is very important kasi para ma-maintain din po natin ang ating minimum public health standards while in our vaccination area. Kasi nakikita natin, no, some might be pagdating sa vaccination area ay yung masikip or hindi na follow ng minimum public health standards. Kaya isa talaga sa pag-calling natin to
be responsible. Each one of us is responsible sa pagtunod sa minimum public health standards and also while waiting for our third to be vaccinated. Meron na yata ang solusyon ng gobyerno dati, ang national government. Kasi dati, doon sa Maynila, nung nalaman na Pfizer, eh siyempre matahabang. Oh, dagana kayo. Oh, eventually, nung nalaman na hindi Pfizer, eh umatras. Uh-huh. Sabi ng Pangulo, ang solusyon natin, huwag na i-anunsyo kung ano, o ano ang bakuna. O yes, brand para, ng bakuna. Sige, pila kayo. Regardless of the brand, walang announcement. Para talagang pag nakapila kayo, eh, babakunahan walang kayo. Walang atrasan kahit na. Kahit anong brand, yan. Kung sakali. Opo. With regards to that, ay importante po talaga malaman natin yung brand of vaccines. Kasi nga, especially sa interval ng ating vaccination and also sa assessment ng ating mga doctors, no? Kaya yan din po isang reason bakit kailangan ng each one of us, no, lahat na magpapabakuna ay malaman kung anong brand ng vaccine ang binibigay po sa kanila. Ang sinasabi ko, sir, of course, talaga eventually, bago ka bakunahan, malalaman sabihin mo. Sabihin naman, di ba? Ano pero yung brand? Hindi yung prior, medyo, nabawa, ang schedule mo. Bukas, nabawa. Bukas pa. Mm-hmm. Sasabihin na sa'yo kagad ngayon, ito yung bakuna na itutunok sa'yo bukas. Eh baka hindi ka sumipot. Ibig sabihin, immediately before ka, bago ka bakunahan, saka pa sasabihin para hindi ka na magkaroon pa ng chance umatras. What do you say, sir? With that, hindi, wala ako may maano pa for now, sir, no? Mm. Kasi iba't iba naman ang strategies ng respective LGUs okay. natin. But for our listeners talaga po, ay each brand of vaccine talaga ay dumadaan talaga to sa ating EUA or yung Emergency Use Authorization. And all vaccines, no? Ay chinicheck talaga the safety and effectiveness bago po i-distribute sa atin dito. Kaya lahat po ng bakuna natin ngayon na binibigay sa respective LGU natin ay may mga, ato, ano po ito, may protection po tayo laban sa komplikasyon na dulot sa sakit na COVID-19. May isa pa akong tanong, sir, tungkol doon sa mga 2 doses ba na bakuna. Kasi may narinig ako, yung isang kakilala ko, ang first dose niya, ibang bakuna, ibang brand. Later on, nung second dose na niya, siyempre, iba naman ang bakuna, kasi iba naman brand, kasi hindi available yung pwede unang na iturok sa kanya. O pwede bang ganon? With this natin, no, sir, kailangan po same brand of... Okay. Same brand ng vaccines dapat. Kung example po, okay. If your first brand is Sinovac, dapat po ang second dose mo is Sinovac. Opo, so kung first po, dose kung mo din is AstraZeneca, dapat sin. Limbawa sir, para sa second dose niya, tapos walang available na Sinovac, paano yun? With that po sir, we'll report po yan no sa ating healthcare worker na nagturok no report it to your healthcare worker so that we can validate it and also do yung ating surveillance and investigation with regards to the type of incident natin. Right. Pero isa nga talaga sa ini-encourage natin for now is dapat same brand of vaccine dapat ang meron tayo. And also, importante din no, sa ating mga babakunahan is that dapat alamin din po nila at tandaan din po yung bakuna na binibigay sa kanila. No? Para at least aware din sila na ang first dose ko is Sinovac, dapat ang second dose ko is Sinovac. No? Opo. At huwag din po iwala yung ating vaccination card. Yung Sinovac, halimbawa sa diba, first dose. Yan. From first dose, ilang weeks nga yan? After para yung second dose. Ulit. Opo. For our Sinovac naman po, ang ating interval is 28 days. 28, yeah. Alright, now, kung sakali lumampas ng 28 days, yung kanyang second dose, ba? Wala bang problema yun? Mm-hmm. So, with regards to this natin, no, we really encourage na magbalik talaga on the schedule natin na vaccination. But some might experience na dahil on quarantine or on isolation, or minsan may mga sintomas sila. Kaya isa din sa priority dito is that dapat tapusin ang isolation and quarantine bago po sila bumalik or magpa-schedule for the second dose.
And still, it will be counted as second dose pa rin po. Ayun. Baka may pahabol kayong mensahe, sir, tungkol rito sa usaping bakuna laban sa COVID-19. Kuya Sir Gangoso. So sa lahat po ng ating mga listeners ngayon po, no, ang ating bakuna laban sa COVID-19 ay nagbibigay po ng proteksyon para maiwasan ang serious na komplikasyon na dulot ng COVID-19. Kung sakali man, dapat kailangan palista po tayo sa ating barangay para malaman ang schedule natin for our vaccination. Mm-hmm. Also, sa lahat po ng nabakunahan, first dose, second dose, or while waiting for their scheduled vaccination and other community natin, sa laban ng COVID-19, let us be responsible enough sa pagsunod sa minimum public health standards. Kahit nabakunahan man tayo, first dose, second dose, kailangan pa rin po natin sumunod sa minimum public health standards. Let us all be the solution sa laban ng COVID-19. All right. Mm-hmm. Sir Arjun Gangoso, maraming salamat po. Thank sa panahon ninyo, sir. Ha? Yun. Thank you so much po. So, Kato. Kato ang ilahang statement. So, Kato mga kabrigada, importante na karun pa lang kung wala pa may schedule, dapat magparehistro jud mo. Alright. Para ma-appeal mo dito sa master list, ma-schedule mo, no? O nanamoy ka ng mabakunahan na mo against COVID-19. Kay speaking of ka na registration attorney ka, no, based sa kung pagpangutana sa mga health barangay health workers, it takes 4 days day, attorney ka, bago mo gawas bito tong QR ni mo, tong card ni mo, the day after ka magparehistro. Then after that, dira pa ka-schedule, no? O dira pa po di mo mabalaan kung unsang available na i-vaccine sa imo. Kung usa tumatungnan ang bakuna para sa imo kay scheduled na mangina, kuha na mo, lahos na. Lagi? Dawata na. Ay na pagsibog-sibog, gumikan kay wata kay manupuhon, basig hindi na po available ang bakuna, basig magka basig na bayan sunod. Nagtakabalo, isa pa na, pati ka tumadugay ba? Uh-huh. Basig mag-abot-abot ang katumang papakuna, magkaraghan, tapos ang supply, medyo magka-problema ta. Lagi. Na, by the time nga maka-decide kang magpapakuna na, wala na yung bakuna nga available. Tapos kay? Huwag isipan na lang, no, Atty. Kan, bitaw na, daghan pa sa itong mga kabrigada, bitaw, naka-registro na, pero wala pa sila na schedule. Tungod lagi kay wala pa sila dito sa priority group. And here comes ikaw, naka sa A1 to A4, kung atong tawagon, schedule na nimo, wa nimo gi-avail kay namili pag bakuna. So isipan na lang bitaw katong mga naggulat bitaw no. O imong pribilehiyo kay tungod na schedule na ka. Pati katong danger nga basi mataptan kag COVID. Kay wa palagi ka nakapabakuna, simba ko lang. Basig sa imong pagpili-pili, basig na igo na nung kag COVID, simba ko lang. Abol niya so. Kana maingon gud ka wasus nag pwede na ba ko mapabakuna man kay COVID. May pagituman ko na lang tong ako schedule da. Diba? Na naka-schedule lang ba unta ko ato dahil nagsibog pag yun ko. Tanawa na, takda na yun ko. Takda na yun ko. Sus, akong bayro noon noon sa hospital, 1 million. Sugas. Na, mauna na. Hindi ako kaya sakit ang ulo. Kamu ang mag-kwan ha, balansig mayo. Huwag salig lang yun. May kang kaya tama to, tanan nga mga bakuna nga ginapang supply, agikan sa gobyerno, kada gina-aprobado tanan. Asa to mga health authorities. Yan o, isipan na lang, si Atty. Ka, naka-Janssen, ako naka-Sinovac ko. One shot, nagkataon diba? Lang to ako ha, wala ko namili. Nagkataon lang. Ako, gigrab dyan na ako itong opportunity, Atty. Ka, Sinovac man. Bahala na, ika-second dose ako ganina, pero at least fully vaccinated. Ayos. Samtang, alang sa itong panawagan ng inahanglan ng hospital assistance, ang 33 anyos kasi Eriza Maarist, residente sa Barangay Kalumpang na diagnose kini og kidney failure. Sa mabot mo tabang, mamahimo niyo ipadala yung mga cash donations pinaagi sa itong GCash account sa numerong 0919-071-9080. O pwede sa din niyo ipadala sa itong Kabrigada Foundation account sa Security Bank na na-account number sa inyong TV screen karon. O gato ang tubago ng pangutanang legal sa itong mga kabrigada.
Unsaon man ako ni ang nangutang sa kuha. Naabot na lang og 2 years wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo. Pero wala koy business permit. Makamulta ka ako og mga pila ka. Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabuo ako og plato. Pwede ba nako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pangchismis. Unsa akong pwedeng ikaso og iandam nga mga proof? Na disgrace ako habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magastos sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Makagawas pa ka siya sa kulungan? Akong papa wala ga suporta sa amo tungod na siya uban pamilya. Unsa amo pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? Ini ang unang pangutana. Unsa bang angay buhaton anong mga construction worker nga sigig panaghoy sa mga babae? Na. Sulay jud ko ana. Nakapantalon man unta ko. Bastos manggod sa muang mga babae. Agud. Initially, pwede ra pod nga ireklamo ngadto sa barangay eh para nga mapatawag sila. Okay, kanara ba? Sexual harassment trabay na matawag. Ilabi na kung kanang lahi gyud bitaw og dating kanang with malice gyud ba ang kanang ang tuyo gyud pagbinastos. Kanang uban manggod nag-appreciate lang kuno beauty, pero lang palusot pero lahi man gyud mabaw-an man gyud mo kanang sinipulan ba sa kanang minanyak na ora nailaing katuyuan ba og siyempre kana disrespect ang adto sa mga babae. Ana, pwede. Barangay attorney kan or pwede niya adtoon mismo katong sa construction site bitaw sa ang head didto. Yan. E reklamo niya, ma-identify niya didto kinsa mga construction worker, no? Para ma-represent. Yeah. Ayan, pwede diha no kung sakali para nga ma-address dayon. Og siyempre katong mga babae kung parang ni tanong di mo mareklamo, aw kung magsigi mo agi, pasigga mo gara-gara, gumikan kay okay naman dai taghuyan. Ay kanina agi na pud si Ani. Marites. Ayan. Wala nga, kailangan na mahimong lihok para nga mamahimong masulbad ang problema. O kini ang ikaduhang pangutana. Kani, kuyaw ni. Kani mo ang gusto to bago natin. Hey. Nagkat-kat ko og kapayas kaysa hong kini sa kuang lutuon. Tungnaan ako sa taas, nakit-an ako akong silingan na naligo. Nagkatay. Tingala na lang ko, gipatawag na dayon ko sa barangay. Kay nagli-li daw ko. Tong-yong-yong-yong-yong. Unsa ang akong angay buhaton? Akong kontinuod yun, no? Kontinuod yun nga nagkataon lang. Nga pagkat-kat ni Mas Kapayas, kinahanan ba ginang kat-katon? Nga pwede rin na sungkito, no? Gani po. Taas, gani ko taasa po sa kapayas. Murang magka ng niyog, bitaw at ayun kay kat-katon. Ibutan na lang na to. Sige, just tagana to sa benefit of the doubt. Nga kinahanan nga sa kaon. Kaya naman po yung mga kapayas, pero mga tagas yun, no? O nga, kinahanan nga sa kaon. Ibutan na lang to, katinuod yun. Sige. Kung nagkataon lang yun po, nga pagsaka, gawa na sa taas, naka, o nagaligo di ay. Yang silingan, o nga na timing po, nga, siyempre nakita siya, uy, tuwa yung aktor. Uy, nang lili. Liste na yung aktor. O ito, gireklamo ganito sa barangay. So, siyempre, mo dipensa ka. Imo i-explain nga, nagkataon lang to. Wag yun ko'y katuyuan na ito nga manilip kay. Nagkuha, nung kung kapayas kay ako may sangkap. Di man ikaw kung tuyo, ang kapayas man. Oh, yan. Laing kapayas. Lakayas ako. Katong tinong kapayas. Ang tinong na kapayas akong tuyo. Katong pang sagol na ako sa akong lutuon. Dili ka ng kapayas nga... Kanang kapayas na lain. O nga na, niya. O, muna. So, ma-explain ka. O nga, siyempre, siguro na kay mamahibo ito nga motistigo. Pabor sa ipo. Muli akong giluto na time. O nga, kaning, o, during the time, tinood yun nga. Uy, mogi yung tuyo, kaya nagluto lagi siya. O, di ba? Para nga mapamatudani mo, nga, wag yung ka nanilip. Nagkataon lang in taon, nga to akas babaw, tapos naligo imong silingan, o bugawas nga, naa ka sa posisyon nga makalili ka gyud. Okay, makita kay ito bakas babaw. Sa ato pa it's just a matter of kanibitang proving ang katugyon ang imong nahimong katuyuan sa pagkatkat sa kapayas o gidimalas lang ikaw. Yate. Kaya natunong pag yun. Sa kanagahigayon, katuwa kas taas, natunong pag yun, nga tuwa dito sa ubos ng bahay ni mong silingan nga naligo. Muna nadrahan ka nga ikaw ng lili. Mga nang kapayas na lain mo nakita. Kamalas. Bulilyaso. Bulilyaso na siya. All right. Basahon sa nato ang pipila ka text messages sa itong mga kabrigada, Attorney Khan. Attorney Khan, greet na ako akong papa na si Jimmy Biboso, nagatanaw karon sa brigada. Iyahan ning anak na taga mabuhay. Uy, mayong gabi sa inyo ha, sir. Sir Jimmy Biboso.
Na inagtext ni Atty. Kanway Pulos ang bakuna attorney kay matakdan raman daay gihapon. Mm-hmm. Magmas raman gihapon og face shield. Dili tinud ang COVID, pangilad lang daw na. Kuidaw. Kaya ako, na ako'y mga personal gyud nga kaila, kikita ginako katong krebitaong images sa lungs. Then sa palibot na ang mga kaning virus, ha, mga virus nga nagkakos ng COVID. Klaro gyud kayo. Og diriyot pa gina mga matay ha kaniya to makaila og kana gyud pamatuod gyud ako na lang gito oh, ninyo oh gabi ka kay tinuod gyud ning virus nga or kaning sakit nga COVID og kana bitaw ginaingon nga sa tubig na rin karang walay pulos ang pulos ang vaccine may pulos gumikan kay ang giingon kung bakunado ka bato COVID-19 although wa gyud assure dili gyud complete dili siya 100% dili 100% ta guarantee nga dili gyud ka matakdan COVID pero one thing is sure gumikan kay kumatakdan mo kag COVID luyo nga bakunado na ka ang may tabo kanimo di ka makabaton og moderate to severe nga kaso ari ka lang sa slight therefore unsa may tabo nimo di ka mamatay part di ka magbayad og 1 million yan sato pa slight lang ang pagkaigo sa imo sa may mong pilion kung wala kay bakuna pag humanto matakdan ka may tendency ma moderate o ma severe patay ka og di ka survive bugha ka eh, balay sa November 1 mong birthday. Isipan na lang bitaw, Atty. Kan, itong mga sitwasyon sa kanang Cebu, no? Sa Cagayan, na nagpalit yung tawag oxygen, mga kabrigada, kay daghan pa man dito, no? Wala na bakunahan. O daghan, na yung datos, Atty. Kan, no? Na katong wala na bakunahan, sila bitaw itong ma-ICU, ma-intubate, yung mga ginatawag dato, o katong dyan itong severe, tama to yun mo, severe ang ilahang case when it comes to COVID. Mauna ang epekto sa bakuna. Ha? Kay para di tama syutay. Di tama diretsuan. Di kayo punta sa gasto. Kay slight lang man, dali na ka. Pinagari, quarantina lang ka. Pag human, pinaka now, kisi niyas, wala, humana na yun. Lagi. Diba? Isipan na lang, no? Yeah. Isa pa libre man yung bakuna, no, mga kabrigada. Wala mo ibayad, ani. Huwag mo dapat ikahadlo. Katong mga wak, pagyapong gatuo, ha, sa sakit ng COVID, por pabor lang, kinisabuse inyong mind, ana, ha, nga pagtuo, kay mali na. Naagyon. This is for real, ha? Kini nga maong sakit, ha? Na yung nag-text diri, walay klaro ang tapat system attorney. Kay nauman na akong second dose, after 1 week, saka pa nag-text ang tapat para sked sa akong vaccine. Mas maayo pa magpa-register ka sa barangay. Pwede man, pwede kay, sa barangay, no? May mga glitches mong guna. Paano ninyo? Pasasiyahe lang po ninyo usahay kay hindi maginamalikayan. Nagin na mga defects, no? Na mga sipiat along the way. Napay nag-text na rin, no? Attorney Khan, ang nigari pwede ba sa ulcer? Pwede na yung minerales, Ana. Minerales. All around. Bisag unsa, wala yung problema kay mo na yung makapahimsog sa lawas. Good PM, Attorney Khan and Ma'am Irene, shout out lang may diri sa Barangay Fatima sa Kantar family, labi na kay Arlex nga nag-summer class karon. Wow. Salamat, Ed Solid Kabrigada. Og, napay nag-text na rin, Attorney Khan, na ang kapayas nga tagukon ang iyahang kuhaon, pero ang kapayas nga gatason ang iyang nakitaan. Si Romel Daini, taga Kalumpang. Ay, nako. Karoon ako ka, dungog po ginana nga istorya ba? Nagkataon pag yun. Okay, katong among ka-boardmate. Katong among or classmate sa akong manghod sa usauna sa MSU dito sa Iligan. Katulagi kay tingdo-doaw mo sa boarding house, karong kay nagkataon nga na ato'y naligo kasi dyan dito sa ubos. Tatun sa tag-iya sa akon ba? Lahit na ito nga panimalay. Mm-hmm. Nagkataon nga na makitaan man yan ligo. Dahil siyempre, pati niya tanaw. Sus, karong kay nakabantay mo ng mabay kay. Imbis nga wala siya mabantay eh. Kanang pahumanay na kung ligo, ibalik pa mag-isa kay matanaw man siyang tiwas. Mabay pagtanaw sa mabay. Nga, uy, nakikita si Platan nga akoan. Kanang nagtanaw siya, lili siya. Sus, karong perti niyang daga. Wala na siya ni daga. Isa nga, eksama na kay syudad na niya. Ay. Ipagita sa uyuan. Patay kang bata ka. Okay. Nagita itong uyuan sa babae. Ano? Asa to si Tomas. Sa may pangato si Tomas. Ayan. Hindi ko kalimot ito. Babuang ang tawahan na lagi. Yeah. Ay. Mga kabrigada, napod ba mo yung mga legal nga pangutan nga bot ninyong matubag? IPM na sa mga programa sa numero nga naa sa inyong TV screen. O kayo, kalimot mga kabrigada, sugod Lunes. Na may bagong time slot. Masayo, may ninyo matanawan live, sa television. Live ha? Alas 4? Oo. 4 to 5:30.
ngadto 5:30. Uh-huh. Tapos may replay after Ronda Brigada. Ayan, 6:30 to sabi na, alas 8. Okay. Alas 8. Or... Ayan, 6:30 to 8. Ayan, right. 6:30 to 8. Ang so, replay, you, no? Sa DPR yan. Sa bagong time slot. So, marag yapon, gibalihin lang na to. So, katong di katanaw sa alas 4, nga to alas 5:30, dito mo tanaw pag alas 6:30. Replay na. Sabak-sabak gihapon, me. Ayan. Bear with us. Alright. Samtang, ug ka na, mga kabrigada. Lain ang sabi nga hugna sa pag-utingkay sa mga isyong dili-angay baliwalaon o mga isyong angay hatagan o gigong pagtagad. Sa makausa pa, ako, si Brigada Tornican, sadyang mapagmahal, SM. Ayo. Balyeke. Ako usab, si Kabrigadang Erin De Casole, ragyod ang dunay kaalam, aron sa igong katungod na to, dili matamakan. Be proud of Jensen again. Barong Jensen! Kini ang Diburiyem!